our last day. Ika 4 days po natin dito sa Scotland. Time check now, 5 a.m. Maghahanda na po kami para sa tour. Kumuha po kami ng ticket sa open bus. Mag-check out na po kami mamaya 11 a.m. And ang breakfast namin ay start ng 7 hanggang 11. Pero kukunin namin yung 7 a.m. para makapag-impake pa kami ng maayos. So, ayun. Good morning! So, busy ang mag-ama mga kabilobs. Busy sila. Okay, time check. 7 a.m. na. So, busy na po kami mga kabilobs. So, ito yung ating view. Yan, nasa likod kasi tayo. And, yeah, preparing for breakfast. And, oh, so breakfast. 7. So, breakfast muna tayo. Yan. Ito yung ating get up today. Ta-da! Simple. Okay, so breakfast na tayo mga kabilobs. Hindi kompleto ang pagdalaw natin dito sa Scotland kung hindi natin mapupuntahan ang Edinburgh. So in one day, ano ba yung pwede nating i-explore sa lugar na ito? Tingin nyo pwede na pay for that. Malama. Hindi uso kong bigas dito eh. Kaya sa susunod naming tour mga kabilobs, Airbnb na yung kukunin namin para pwede kami magsaing. Room number 2, 7. 3 people? Yeah. Okay, so ito yung breakfast nila dito sa Leonardo Hotel, mga kapilabs. Meron silang fresh meal. Meron silang different kinds of oatmeal, cereal, chocolate rice crisp, and kind of oatmeal. So meron din po dito mga different kinds of toppings. So marmalade, and different kinds of butter din. Ayan. Mamimili na lang po kayo. And mayroon ditong yogurt. Yan. So kasama na po yan sa binayaran po natin na 256 for one night and parang 2 days. Ganyan. Kasi nag-check-in po kami ng 3 p.m. kahapon. And then lalabas po kami mamayang 11 a.m. Aside po sa mga pinakita ko mga kabilobs, pwede rin po kami magpaluto ng English breakfast. Okay, from breakfast, pumuntak pa ng kamay mo. Okay, from breakfast, ito na kami mga kabilobs. So mag-check out na po kami. Ano po natin yung dalawa, kung ano yung ginagawa ng dalawa. Ito po sila, titingnan po natin. Ay, nagtutupas po. Wow, so lamig. The bus. Nag-check out na po kami mga kabilobs, pero kung napapansin nyo, wala kaming dalang mga gamit dahil iniwan muna namin sa hotel. Yun yung kagandahan kasi bago ako nag-book, nagbasa-basa muna ako ng mga ratings and nabasa ko doon pwede pala magpaiwan ng gamit. So good, yun yung nagustuhan ko sa Edinburgh Hotel. And isa din po sa nagustuhan ko sa hotel na ito, katapat lang po niya, halos katapat lang po niya yung bus stop papunta sa main city. Someone is calling us. Ah, sila yun. Okay, so tandaan nyo po itong lugar na ito mga kabilabs. Katapat lang siya ng Edinburgh Bus Station. And kung nakikita nyo itong mga to, dito po kasi yung pinaka starting point ng mga bus tour. So, in-explain na sa amin ng mga tour guide kung ano yung mga gagawin namin. And i-explain ko sa inyo later. Ang first trip po nila ay from 9 a.m. until 4 p.m. Sorry. Gusto mo dyan? Di po. Ayaw nila rin. Dun po ako, sa pinakatulog po ako.
Okay, pagsakay po natin, mayroong itim dyan na nakikita nyo sa harapan, mga kabilabs. I-connect nyo dyan yung headset na binigay nila para mapakinggan natin yung mga special places na madadaanan natin. So, yun yung purpose kaya kami nag-open bus tour. Ma-familiarize kami sa lugar dahil ito yung first time namin pumunta rito. At bilang isang tour guide leader po sa Israel, gusto ko pong iparana sa family ko, sa mag-ama ko, na huwag silang pupunta sa isang lugar na hindi nila naiintindihan yung history. Kasi gaano man yan kaganda, kung hindi mo alam yung nangyari dyan, wala kang idea sa nangyari sa history ng lugar, hindi mo siya ma-appreciate. So kahit na magbayad ako, okay lang, basta ma-appreciate namin yung lugar na pinuntahan namin dito. May Primark pala dito, babe. Ayan! Ayan na pinakagusto namin. Merong Jollibee. So, kakain din po tayo dyan. Kaya abangan nyo po yung susunod nating vlog. Sa dami ng aming napuntahan, hindi kaya ng part 1. So, I'm not sure kung hanggang part po ito, itong vlog natin ito. Kaya, sa mga nakasubscribe pero hindi po naka-ring yung notification bell, make sure po na naka-notify po kayo para anytime na mag-upload po tayo ng bagong vlogs ay ma-notify po kayo. Yan. So, napaka-rich po ng culture ng Scotland. Nakaka-amaze sobra. So, I hope na may matutunan kayo sa vlog na ito. I'll try my best na may share sa inyo yung konting knowledge na natutunan ko sa aming tour. So, ito po yung ibinayad namin sa bus tour. 43.20, pero tatlo po kami. Pumapatak na parang 14 isa. Kasi sa booking.com po ako nag-book online. And ang tawag po nila ay hop on, hop off bus tour. Kasi ang ibig po sabihin niyan, pwede ka pong bumaba, sumakay as many times as you like. So, sa tour na ito, meron kayong 14 na lalakbayin, 14 na bus stop, pwede kayong bumaba and then aantay nyo uli yung susunod kasi every 30 minutes naman po ay may dumadaan na open bus. So, open bus na lang ang itawag natin kasi mas nabubulol kasi ako dun sa hop off nila. So, ang kinuha po natin ay City Sightseeing Edinburgh. Marami po kasing marami kayong makikitang bus tour and iba-iba sila. Ang kinuha po namin ay around the city lang and tatagal po itong tour natin for 1 hour. And napakapalad po natin kasi nung pumunta po tayo dito ay hindi na ulan. Ayan. So ito po yung pinupuntahan ng lahat, yung Edinburgh Castle, para po siyang volcano kung kayo po ay nasa malayo. So i-discuss po natin yan sa ating part 2. Para mas maintindihan po natin kung bakit siya dinarayo at bakit siya sikat na sikat dito sa Scotland. Okay, so sa mga may plano pumunta po dito sa Scotland, recommended ko po itong open bus tour na una niyong gagawin bago po kayo gumala. Para ma-familiarize po kayo sa lugar kasi dadaanan niyo lahat ng mga main na lugar or main na pinupuntahan dito sa Edinburgh. And kung mapansin nyo dyan sa kanan, nandyan yung, dito sa hilera na ito, hanapin nyo na lang po dyan yung restaurant kung saan tayo kumain ng burger. Babanggitin ko po yan sa last part ng ating vlog today. Hindi lang pala babanggitin, mga kabilabs, kundi pupuntahan talaga natin. So doon tayo magtatapos ng ating part 1 mamaya. So, dito po sa station na ito, pwede na tayo bumaba dito kung tayo ay pupunta sa Edinburgh Castle. Yan, tandaan nyo po yung Heritage of Scotland. Diyan din po tayo bumili ng mga souvenirs. Okay, sa bus stop na ito, mga kabilabs, ay pwede kang mamili ng mga souvenirs and then papunta doon sa
Edinburgh Castle. So, plano namin, after 1 hour, dito kami hihinto para magharap ng mga kainan habang nag-aantay sa aming tour. Kasi ang tour namin ay 12:15. Tutok po kayo sa Scotland. Yan sa manonood. Ayan po ang Scotland. Pakalinis po dito. Wala kayong makikita ng ano. Isang butil ng basura. Amazing! So, mayroon din pala ako i-share sa inyo mga kabilabs. Kung kayo ay fan ng Harry Potter, si J.K. Rowling ay dito, isa sa mga cafe dito, niya ay sinulat yung part 1 ng Harry Potter. So, may mga ibang scene po dito. Hindi lang ako familiar talaga kung alin yung saan dito sa Edinburgh ginanap yung ibang scene sa Harry Potter. Ayan po. National Museum of Scotland. Okay, hi Kabilabs. Say happy muna ang mag-takeover ng video. Kasi kailangan kong mag-gloves. Ang lamig. 2 degrees po ngayon. And tada! Family house ng royal families. Ayan. And ang ganda ng view, grabe. Mga kabilabs, nakaka-amazing. So amazing. Hollywood. Ngayon, umaakit na, no? Umakit dun. Ah, wooded daw pala dati to. Napalag yun sa dynamic earth kasi papaliwanag daw niya yung beginning of the planet. Onwards. Sumunta parang pumasok dito sa dynamic earth. Kanita? Yeah. Ah. May bayad pala mga kabilots. And dynamic earth. Gusto ko yung mga ganyan. No, kasi story. Historical. So, ito yung itsura natin, mga kabilabs. Ganito rin, oh.
oras yan. May oras. Kasi kailangan madilim. Oo. Meron siyang bus stop. Picture mo to, babe. Okay, so nandito na tayo sa second destination natin na castle, Edinburgh Castle. So, hinto muna kami. Baba muna kami para kumain kasi meron pa kami 1 hour. May 1 hour pa kami para kumain. So, dahil nasa second bus tayo, nasa taas, baba tayo. Ayan. Thank you. Bye. Dito tayo kakain. Dito. Bebe. So, Edinburgh bus tour. Lone market. So, as you can see, dito kayo makakabili ng mga mura. Mura lang ng mga souvenirs. Mamaya bili tayo. After ng tour, ang goal natin ngayon ay kumain. Okay, so order po kami ng burger, mga kabilang siya ng nachos. Nachos lang sa aming hibin. Bye-bye. Nakakamukha mo na si Robin Padilla. Galang-galang dito sa Scotland. Iwanan na kita dito. Nandiyan ka dito eh. So, di na po nakapag-antay mga kabilabs. Ian, ayan, kumakain na po siya ng burger. Ayan, daddy, di na rin makapag-antay sa nachos. So, meron po siyang toppings na beef chili and cream. And, mahilig sila sa beans, no? Ganyan. So, ayan. So, ito lang yung in-order namin kasi kami nagmamadali and medyo busog pa sa aming breakfast. 11:30 pa lang ngayon eh. Eh sige yan kasi naghahanap lang ng makakainan. Yeah, thank you. Perfect mga kabilabs. Ang rate ko dito ay sa burger 10. 10 over 10. Sa nachos 5 lang kasi oily siya. Perfect. And katapat lang po siya ng cathedral na ito, mga kabilogs. And aakit na kami sa castle. So, for sure, madadaanan niyo po ito.
Okay. So dito po kami nag-lunch, the Castle Arms. And tada! Dito na tayo. Ito yung ating way. Ayan. So maraming mga restaurants dito. Yan. Kung gusto nyo ng seafoods, dyan kayo. Naghanap kasi ako ng burger, yung madaling kainin. Parang Pilipino to. Ay. Pipicturan nyo ako eh. Ay, hindi. Hindi siya Pilipino, mga kabilobs. Nagsalita siya. Okay. Be, picturan nyo ako dito. Hey. So, papasok na po tayo sa castle. Hello, welcome to Edinburgh Castle. Nakakamukha mo na si Robin Padilla, be. Taste of Scotland. Sabi sa napanood ko, mga kabilabs, huwag daw kakalimutan tikman ang original Scottish fudge. Bibili ako. Ito nila ay 3-4-10. Very common kasi yung pangalan ko. 5.99.